Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang matindi nga ang isiniwalat ni Kong Tevez tungkol di umano sa pag-aangkat sa asukal dahil malaking pera ang nakukuha ng gobyerno dito at ng mga pulpolitiko. Kaya pala gustong gusto nilang mag-import ng mga bilihin at hinahayaan na lang ang mga farmers sa bansang Pilipinas ay mas malaki pa pala ang kanilang nakukuhang pera dito kaysa sa mga farmers. Kaya naman ito ang nakakapanindig balahibo na isiniwalat ni Kong Tevez. Digdig pa nga ng maraming netizen, naniniwala ako kay Tevez sa lahat ng isiniwalat niya. Salamat sa paglilinaw mo sa bagay-bagay, Kong Tevez. Huwag bibiruin ang ritual ng mga Igorot Ifugao at siguradong 101% walang paltos. Mag-ingat, support General B. Bantag for Senator 2028. Sana pakinggan natin si Tevez kasi hindi iyan magsasalita kung walang nalalaman. Gumising na tayo mga kababayan kasi natutulog ang gobyerno natin. God bless po. Okay Kong Tevez, isiwalat mo para malaman din namin ang kalokohan nila. Kawawa ang OFW naming anak. Mabuti Kong Tevez, kung masama ka noon, mas sobra sila ngayon. Triple pag-ingat lang palagi Kong Tevez. Karamihan sa mga pulis ngayon, maraming bulag pagdating dyan sa shabuyas na yan. Kasi alam na kung sino ang smuggling na yan, kaya ayaw nila Boeing at Avalos makialam pagdating sa mga drugs. As easy as that, I thought all about shabuyas. Common sense, pag di ka gumagamit, you can think of all logic. Di lang mga gumagamit, ayan. Niyari si Kong Tevez, di sila nayari. Ayon sobrang sugapa, couples in crime. Ang labanan, akla, jomboy couples, hay nako. Tell that to the marine, sige Kong banatan mo. Correct, mala iskubar sila, dupang kasuka. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ay, simula na natin dito. Kayo mag-comment para alam ko kung magsisimula na tayo o hindi. Baka kasi yung iba maano na, ma o sa Bisaya pa mapulaan na og hulat ba. Anong sibuyas? Ah, oh. Eid al-Adha pala sa ating mga Muslim brothers, no? Ayo sa mga kaibigan natin at ang mga kapatirang mga Muslim. Ano nga pala yung bati na yon? Eid po yan, ano, di ba? Eid. Oh. Pasensya na po, hindi po natin alam masyado ha. Nakalimutan ko na eh. Eid Mubarak. Oh, Eid Mubarak po sa mga Muslim. Shout out po sa inyo. Idol, pahingi GCash. Sagutin niyo yung tanong ko, pati ng umihingi ng GCash. Kayo naman, no? GCash. Ano yung basher yun? Oo. Nga yung shabuyas. Ano yung shabuyas? Wala na, hindi. Eid Maburak to all our Muslim friends. Hindi na umakyat. 1.7 lang. Say, okay na siguro to. Okay na po yan. Hindi, ito payo ko lang din kayo, Tevez. Hindi siya nagmamarunong. Tira lang ng tira kasi ano yan. Minsan, ganyan lang. Oh. Minsan, kala mo konti nanonood, pero mas marami nanonood ng replay. Minsan nga, nanonood, 100 lang. Pagdating sa replay, katulad nung kaka-upload ko lang sa Facebook na ano, nasa 180,000 views na. Salamat po sa mga sumusuporta ha. Minsan ganun, hindi lang nagkakasabay-sabay, pero pinapanood nila yung ano, ayan. So tuloy. Alam niyo, nagturo sa akin yan, si ano, si Doc Willie. Kasi interviewin ko siya. Sabi ko, saglit Doc Willie, antayin natin dumami. Hindi na, birahin mo yan. Maraming manunood niyan mag ano, ng replay. Oo, oh, totoo. O kaya ginagawa ko na yan eh. O sige, pasok na tayo agad ha. Sa mga hahabol na lang ha. Pasok na lang kayo. At like ha, at subscribe po.
Wala na yata ang gusto manood sa akin. Ako, ang daming ang nanonood sa inyo eh. Sige, bahala kayo kung ayaw nyo manood. Sige. Shabuyas, galamiton, panggisa sa mga haters. Buah! Hindi. Pagluto yan, kung hindi, ganito. Alam mo yung shabuyas? Ano yon? Dati pang ginagawa yung ganyan na sistema. Diba, inamin ko naman na dati akong addict, diba? Pero matagal na akong malinis. Kaya, siyempre, sa dumaan ka sa mga ganyang bisyo, marami ka ding alam. Ang ginagawa nila ngayon, nag-i-import sila ng sibuyas, sabay, doon hinahalo ang mga illegal na droga. Ito, maliwanag ha. Talagang ito'y diretsahang paratang. Ang ginagawa nila ngayon, nag-i-import sila ng sibuyas at doon hinahalo yung shabu. Kaya shabuyas. President Marcos, may kinalaman o wala man kayong kinalaman dito, kailangan na po kayo talaga mag-react dito. Hindi nyo na po naman pwedeng deadmahin yung mga tao, mga Pilipino. Lalong-lalo na yung maraming bumoto sa inyo. Yung even yung mga bumoto sa inyo, tinatanong, may katotohanan ba yan? Ang alin, shabuyas. Alam na natin yan, ha? Ano ibig sabihin ng shabuyas? Hinahalo sa import ng sibuyas ang shabu. Bakit? Ito, may kadahilanan. Bakit? Shabu, pulbos, at kung ano-ano pa. Shabu, pulbos, at ano-ano pa. Cocaine, kongtebes, nilalagay kaya dyan. O diretsa yan sa private jet. O sa yate. Uy, nako, grabe. Oh. Bakit sa sibuyas? Oh. Mas mahirap kasi maamoy ng sniff dog yung droga pag nauuna yung sibuyas. Di ba ang sibuyas malakas ang amoy? Isipin mo sa isang container, nandun yung sibuyas, sabay sa likod yung droga. Di, nahilo na yung aso sa amoy ng sibuyas, di ba? Oh, maski hindi pa nakabalat yun sa dami nun. Hindi ba naman kailangan punuin yung container ng droga, di ba? Dahil ang laman ng isang container is 22 tons. Yung isang tonelada lang, ang dami-dami na nun. Naalala nyo ha, yung isang tonelada na nahuli dito, di umano, doon sa pulis na si Mayo, na kinai-involve ng maraming kapulisyahan, even generals. Etong issue na yon, 1 ton lang po yun, 1,000 kilos lang po yun. Milyon na po ang presyo. Milyon ba yun o bilyon? Ganun na po kalaki. So magsabay ka lang dyan ng 1 ton sa 22 tons ng sibuyas, lulusot yun. Abay, mahihirapan. Mahihirapan maamoy yun ng ang lakas ng amoy niyan. Mahihirapan mang-amoy yung aso. Pero ito may katanungan ako, Kong Tebes. Posible hindi nga maamoy ng aso or hindi kaya naitimbre ng maaga yon. Baka naman tinimbre yon. Posible ba? Hindi ko alam ha. Hindi ko alam. Wala naman ako sa gobyerno. Pero si Kong Tebes, alam niya. Sinabi niya, dati akong hindi naman ako nagmamalinis. Inaamin niya ganyan sa dati. Kaya alam niya yung kalakaran dyan. Ganyan pala yan. Para hindi maamoy ng aso. Eh ako rin, at sa tingin ko, posible din ha, hindi lang naman ngayong administrasyon, baka naman dati rin, eh pinalulusot yan. May timbre na. Ganyan po. At tatandaan po natin, 1 ton ng pulbos, pulburon, libo-libong pamilya ang sisirain yan. Marami yan. City by cities ang masisira niyan. Ganun po kalupit yung droga. Kaya ito, nakakasama ng loob
pagka mayroong mga ganitong akusasyon, tapos dine-deadman ang presidente nyo. Isipin mo, sisira to ng pamilya. Sisira to ng bayan. Sisira to ng probinsya. Yung presidente tahimik. Ano ang dinidiscuss niya? Love the Philippines na slogan. Wow. Ito na naman si Marcos, yung presidente nyo, ang layo sa putukan. Grabe. Ito yung mga paratang, ito yung nagiging problema at nakikita naman natin sa balita, kumokonek, may mga kumakalat na droga. Kahit yung mga kapulisyahan na i-involve. Merong paratang si Kong Tebes. Ano ang buong bibig mo? Love the Philippines? Intindi mo? Ewan ko ha. Maawa ka naman sa mga Pilipino. I mean, alam ko, strategy nyo yung pa-victim. Pero ang totoong biktima rito, Pilipino. Tatandaan nyo, sisira ng pamilya yan. Sisira ng trabaho yan. Sisira ng negosyo yung droga. Kaya nga yan ang slogan natin eh. Coach Oli, kontra durugista. Yan na talagang ayoko dyan. Sisirain ka niyan. So, kung may isang tunilada lang na droga sa loob ng isang container na puno ng sibuyas, halos hindi na makita at hindi na maaamoy ng aso yon. Pero alam nyo, yung mga gumagawa ng, ayoko sana magturo nito dahil ano to, gawain ng mga masamang tao dati. Eh, turo mo na, Kong Tebes. Alam mo, palagay ko dapat pagbigyan natin to si Kong Tebes sa magkaroon ng slot sa Senado. Kung gusto nyo maasar ng todo, yan sila SOJ Boying, isipin mo, inipit siya ng inipit para maging senador sila. Tapos ang magiging senador, si Tebes tsaka si Bantag. Ang sakit na, no? Ang sakit. Di ko kayang tanggapin. Magagano na yung Tambaluslos Brothers. Oh. Di ko kayang tanggapin. Hindi kasi sila yung talagang lumalaban ngayon. Silang nagbubuking. Booking mo na, Kong Tebes. Pero dati, yung mga sindikato, hindi ako ah, yung alam ko lang. Baka pagbintangan dyan naman na sindikato ako. Mag-comment lang kayo ha, comment lang ng comment para maano. Sandali, puli na kong kay sadya na bulang. Ah, okay, malakas na daw sabong. Okay lang. Sige. Balik tayo dun sa ano. Dati, ang ginagawa, merong isang sindikato dati, nag-i-import sila ng shabu. Sinasama nila sa bigas. Pero ang ginawa nila, yung bigas, binibenta nila ng sobrang mura. Ayun! Yun naman pala yun! Hindi. Nagulat yung aso ko. Nagsisigaw, sabi siguro ng kapitbahay, may kaaway na naman itong kapitbahay namin. Oh, yung pala yun. Oh, ano yun? Yung sabu, hinahalo sa bigas. Oh, ayan, yun. Tapos yung bigas, ibebenta nila ng mura. Ganun pala ang strategy doon. Bakit? E props lang naman yung bigas na yun, eh. Tubo na yun. Ang talagang malaking kitaan dyan, dun sa pulbos. Kahit ibenta mo ng mura yung bigas, kikita ka na. Sa pulbos pa lang, ano eh. Bilyonaryo ka eh. Oh. Eto, tanong ko. Eto, nagtatanong lang ha. Tanong ko lang, hindi ko tayo nagbibintang. Hindi ko alam. Baka nabulungan si Marcos, si presidente nyo, nabulungan. Marcos, sir, boss, kaya nating ibaba sa 20 bigas? Paano? Basta kung bahala, ibababa natin yan sa 20. Oh. Yeah, hindi ko sinasabing kasabwat si Marcos or hindi. Ha? Wala ako, basta baka may nagbubulong, alam nyo naman. Pag ang leader hindi strong, nabubulungan. Kaya nating ibaba sa 20 yan. Paano? Basta akong bahala.
Leave it to me. Ano mang kasunduan natin dyan? Basta leave it to me. 20. Mamaya pag-uusapan natin yung 20. Ha? May susi yan eh. Yung 20 pag-uusapan natin. Mamaya babalik yan. O ano yon? Baka kasi yung mga bumubulong sa kanya, alam kayang ibaba ang bigas. Bakit? Tubo na sa sabu eh. Yung bigas pwede na nga ipamigay. Pero para hindi halata, nakatulong ka pa, naibaba mo pa, naging bilyonaryo pa, kung sino man yung bulongero, bulongera na yan, ako dali. Ang talino, galing talaga. Hindi ko na i-connect yung Kong Tevez. Pahingi ng number mo nga, tay, bulong mo sa akin yung iba, at nga ako maunang mag-isiwalat nun. Kaya pala may 20 pangako. Yung kaya yon Kong Tevez. Kaya pala, isipin mo. Ay, bigyan ko kayo pala isipan. Si PRRD nga na napakagaling eh. Hindi na baba sa 20 bigas. Kailan naging 20 bigas? Oh. Kaya pala, alakas aloob. Yun yung sinasabi natin. Ito, wala tayong pinagbibintangan na. Baka naman hindi siya kasabwat. Baka nabubulungan. Oh. Eh, hindi natin ano, hindi natin. Ito yung tanong lang. Kasi, ang lakas eh. PRRD nga, hindi nangako ng 20 eh. Marcos nangako ng 20. Oh. Yan po yung sinasabi natin na yung nangyayari sa ibabaw, yung nangyayari sa balita, ay iba sa nangyayari sa katotohanan. Iba po kasing nangyayari sa ground. Iba yung napapanood nyo sa media. Kaya mag-iingat tayo. Yung for the poor, pwe! For the poor, magkalat ka ng bigas dyan. For the poor. Eto, kailangan natin ang mga katulad ni Kong Tevez. Hindi ko sinasabing anghel siya ha. Hindi ko siya hindi to usapan sino yung paanghelan. Ang usapan dito may alam sa loob. At ready magsiwalat. O ngayon nalalaman natin, anong koneksyon? Bakit ang lakas ng loob mag 20-20? Etneb. Diba? Kaya pala, akala ko nakuha yun doon sa patalastas ng ice cream. No. Saan naaabot yung 20 mo? Yung pala, ganun yun. Kaya pala, malakas ang loob. Dahil kumbaga sa baraha, kicker lang yung bigas. Oo. Kumita na sila sa shabu eh. Illionary so kahit pinamigay pa nila yung, okay, yung bigas. O, diba? For the poor. For the poor. Bigyan ng posisyon yan, sekretary ng mga mahihirap. Advisor, sekretary, advisor ng mahihirap. Maglagay ka dyan para magmukha tayong for the poor. Kita na sila. So, yun, sa tagal-tagal na panahon, naging good shot pa sila. Parang katulad ng ginawa ni Pablo Escobar, di ba? Oh. Kahit ganun siya, nagpabahay siya sa mahihirap, tumulong siya. So medyo naprotektahan siya. Yung ngayon, sa sobrang sugapa, nag-import na nga sila ng shabu kasama ng sibuyas. Binenta pa ng mahal yung sibuyas, anak ng ewan ko. Yun, suga. Yung ngayon, ulitin natin, yung ngayon, sabi ni Kong Tevez, yung ngayon, sobrang sugapa. Kasi posibleng dati na ginagawa, kaya lang tinuloy ngayon. Posible ha, hindi natin alam. Basta kasi, according to his statement, yung ngayon, sobrang sugapa. Kumita na sa sabu,
Mahal pa sibuyas. Eto pa. Mahal pa bigas kung sa bigas na sinasabay. Ganun sila kalupit. Suga pa. Baka nagmamadali kung kebes. Ba't kaya nagmamadali? Di ba? Mali. Huwag naman kayo masyadong suga pa. Kumita na kayo, suga pa pa. Nagkaroon tuloy tayo ng panahon na halos wala lang sibuyas yung sisig, di ba? Di kaya masarap yung walang sibuyas yung sisig. Yung shawarma, walang sibuyas. Anyway, lipat tayo. Tinola, walang sibuyas. May sibuyas ba tinola? Hindi ko alam. Ay, sa ano? Lipat tayo sa medyo seryoso na bagay. Hindi, seryoso yun, ha? Kung seryoso po yun, kung Tevez, maganda yung binitawan yung yun. Hindi na po talagang pwedeng dead mahin ni Marcos yan. Kadiri naman. Ako kinikilabutan, ha? Hindi mo papansinin yung paratang na sabuyas. Tapos ang interview mo, ang press con mo, Love Philippines. It's so gay. Nung vlog ko, di ba, tinanong natin si Presidente. Dahil, ewan ko kung may angal kayo sa sinasabi ko, i-comment nyo lang. Yung sa command responsibility. Eh, tama yun. Diba dapat sagutin mo yung gawain ng tauhan mo. Correct. Kung yung strong. Kung strong. Eh kung Ant-Man. hindi. Oy, alam nyo ba ang strongest insect? Ant. Oh, kaya nilang buhatin ilang beses ng bigat ng katawan nila. O, yung iba sa atin, hindi nga natin kayang buhatin yung bigat ng katawan natin. Ako, ganun nangyari. Binuhat ko yung bigat ng katawan ko. Ayun, nabalilikod. Di ba? Kung strong. Hindi nasagot ni Boeing kung paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na aeroplano. Dapat sagutin ni President. At yun, saglit. Meron ditong buzzer. Buzzer po kayo? Hindi, tanong lang. Ngayon po, magsiwalat dahil sa kaso niya, dapat ginawa niya nung una pa. Sino ngayon maniniwala sa kanya? Eh, nagtatago sa ibang bansa. Kami po. Walang mangyayari dyan. Mas lalo, gumawa ng sariling multo itong sito. Hindi, marami pong naniniwala. Hindi, tanungin kita, Romulo. Kanino ka mas naniniwala? Kay Tevez o kay Boeing? Kasi may ano siya, ano eh. Wala nang naniniwala sa kanya. Oh, ngayon, kanino ka mas naniniwala? Kung meron kang iboboto, dalawa lang, presidente, si Boeing o si Tevez? Sige nga. Hans Jack, cup ni Coach Oli ay for congressman. Uy, nga no. Kong Tevez, hindi. Congressman, hindi. Ano to? Coach Oli, pwede. Oh. Cristobal. Cristobal kasi ako si O. Ayan, wala pang kaso si Kong Tevez. Oo nga naman. Wala pang kaso eh. Idol mo ata si SILG. Abalos, wala pang kaso. Sinasabing may kaso. Hininga ng case number, hindi naman makabigay. So, pag walang case number, walang kaso. Di ba? Ito hindi natin sinasabing anghel si Tevez, ha? Ang tanong, totoo ba yung sinisiwalat niya? Ganun lang kasimple yon. Kayo ba naniniwala na hinahalo yung sabu sa sibuyas? Yun ang usapin dyan. Kailangan sagutin ng presidente mo yan, Romulo. Hindi niya pwedeng dededemahin ng Pilipino tapos ang puro salita niya, Love Philippines. Corny. So weak. Hindi yun. Kung hindi niya masagot yun, di dapat magsabi siya, ay, sinungaling yung tao ko na yun. Dahil mali yung sinabi niya. Dapat. Baguhin ko na lang yung tanong ko. Marcos, may tanong sa'yo. President BBM, anong sa tingin mo? Tama yung sinabi ni Boeing o hindi?
Ako na sasagot, Kong Tebes, hindi sasagot yan. Hindi sumasagot yan. Hindi nga umatid ng debate yan. Takot nga sa debate yan eh. Kung umatid ng debate yan, pinagpag-ni-isko yan. Kaliwat kanan. Hindi niya sasagutin yan. Aantayin niyang si Boying bumalik para si Boying ang sumagot in his behalf. Hindi sasagot yan. Pustahan tayo, Kong Tebes. Hindi, wag na, wag niya. Hindi sasagot yan si Marcos. Uy, ako. Or ibahin ba natin yung tanong, Mr. President? Sinungaling yun or katotohanan? Ganito, Mr. President, huwag niyong mamasamain. Huwag niyong, baka sabihin niyo, mayabang ako. Pero kasi totoo naman yan, the truth hurts. Lovebirds. Totoo yan, masakit yan. Pagka naitumbok mo yung kokonting nakakaalam, masakit. Kita mo, malamang-lamang yan, nasaktan sila kay Bibot. Nasaktan yan. Kasi ilan lang nakakaalam nun. Hindi sa ganun. Ang akin lang, ano? Hindi lang naman, Mike Arroyo is watching. Hi, Sir Mike. Salamat sa panunood. Si FG siguro to, Mike Arroyo. Heidi Alfaro, sabi niya, parang ang macho ni Kong Tebes. Yan. Sabi ni Heidi yan, ha? Naku. Padala mo ng picture si Kong Tebes si Heidi. Hindi, joke lang po, joke lang. Yeah. Unless may ibang gumamit ng pangalan. Kumusta kayo? Ganito. Nawala tuloy ako. Sana ba ako? Ganyan din ako eh. Ha? Oo, ganyan ako. Kaya pag tuwing magkikita kami ni Kong, tuwing magkikita kami ni Banat Bay, may payo sa akin yun. Ganito gawin mo, ganyan, ganyan. Kasi, sabi ko, ayoko na magbasa ng comments kasi nawawala ako. Hindi, ganito gawin mo, ganyan, ganyan, ganyan. May turo siya. Hindi ko na lang sasabihin ko, para hindi daw nawawala. Ano may yung tanong ko kay, Kay, Kay Boying. Ano ang ibig sabihin ng wellness leave? Pakitanong mo na rin Kong Tebes. Merong wellness leave si Boying. Kung totoo or sinungaling siya, 'di ba? Dapat sagutin niyo 'yon. Sabi ito Kong Tebes ni Rosemary, Coach Oli, maraming alam si Kong Tebes sa katiwalian kaya takot sila. 'Yun ito ha. Na underestimate. Hindi ko po alam kung anong size ni Kong Tebes, kung siya, anong height niya. Size tuloy. Anong height niya. Pero na-underestimate nila to si Kong Tebes. Minaliit nila. Akala, bibirahin siya, hindi papalag. Nagkamali sila ng tansya rito. Marami na sumasakit sa puso. Sumasakit na puso nila. Hindi na di-depress, nai-stress na sila kay Kong Tebes. Marami na, nakuman. Marami nang nai-stress kay Kong Tebes. Bakit? Alam kasi he is from the inside. Tandaan natin ha. Politiko to. Kaya, naku, yung Bibot na binanggit niya, nasaktan siguro malamang sila dyan. Sabay, alam niyo Mr. President, hindi pwede yung dead ma lang kayo eh. Yeah, correct. Di ba? Ayaw na ayaw ko yung ganyan. Sa panahon. Ang presidente ka pa, dapat nag-ano ka na lang. Apply ka doon sa generic na Itbulaga. Doon, pwede kang hindi sumagot. Artista ka lang. Ni PRRD, kaagad sinasagot niya. Kung may reklamo sa tao niya. Ako Kong Tebes, napakalayo naman niya kay PRRD. Ha? Pag talagang kinumpir mo to kay PRRD, wala. Kung tingin niya... Pagustahan tayo. Ito, sorry, pinuputol kita. Tingnan niyo si... Ang daming nanunood. Sagikan sa masa. Pag si PRRD ang naka-live. Tapos na siya maging presidente. Tingnan mo. Tingnan natin.
Pagkatapos maging presidente ni Marcos, mag-live siya sa YouTube. Tingnan natin kung maraming manood. Hindi na siya presidente, ha? Mali yung tao niya, si Santi kaagad. Kung tingin niya tama yung tao niya, dinidepensa niya. Ngayon, Mr. President, parang wala kami, walang presidente. Walang sumasagot. Again, wag niyong mamasamain. Ito pala, dito pala ako nawala. Hindi naman ito tanong lang ni Congressman Arnie. Mensahero lang ako ng taong bayan. No? Hindi naman ako sikat na vlogger. Pero syempre, marami ding mga taong nagpapatanong sa akin na tanong nyo nga to. Dahil hindi naman ganun yung iba, hindi naman wala namang ganun kalakas ng loob na magtanong sa inyo. Pero ako, meron akong lakas ng loob dahil wala namang masama sa ginagawa. Ito sinasabi niya, ha? Ito po ay hindi lang tanong ni Kong Tevez. Ito ay tanong ng taong bayan. Totoo. Marami kasing nagpapatanong kasi hindi naman nagsasalita yung presidente nyo sa mahalagang bagay. Ang lagi niya lang ina-announce, Marlica, ganyan-ganyan. No? Hindi naman niya sinasagot ang tanong ng taong bayan. Hindi ko alam kung ano sasabihin niya dyan sa zona, Tambaluslos ba or whatever. Hindi niya sinasagot ang taong bayan, kaya may nagpapatanong dito kay Kong Tevez. At buti nga, merong naglalakas ng loob. Tingnan mo gobyerno ngayon, tiklop sila. Wala man lang nagsasalita. Buti nga ito meron matapang na tinatanong ng diretsahan, ano yung sabuyas? Meron na bang nagtanong yan? Ano yung sabuyas? Buti nga ito may tinatanong. Ito po ay tanong ng taong bayan. So kung gusto ninyo, ha, message nyo lang siya. Kung meron kayong gustong ipatanong kay President Marcos, message nyo si Kong Tevez. Maaaring hindi niya mabasa lahat sa dami nag-message sa kanya sa Facebook. Pero baka matsambahan yung inyong tanong ay mabasa niya at matanong niya kay presidente. Ako, may patanong ako, Kong Tevez, baka pwede mong tanong kay president. Anong na nangyari dyan sa Michael Mana yan? Diba sabi nila, iimbestigahan niya ni Speaker Romualdez. Nasa listahan nila yan. Hanggang ngayon, wala pang imbestigasyon katungkol dyan. O sa smuggling ng sibuyas. Eh, total, nabanggit mo na yung sibuyas. Baka matanong. O, ano po ang ibig sabihin? Baka matanong mo rin si President, ano po ang ibig sabihin? Dahil siguro dapat malaman din ng taong bayan. Ano yung wellness leave ni Boying Remulla SOJ? Ako, yun lang naman ang mga naiisip ko. May tanong din ako, may katotohanan ba yung Maharlika fund? Iba ang intensyon ng kanyang magulang. 90% ng kanilang ari-arian ang ibibigay. Hindi yung pera ng gobyerno. Personal money nila ibabalik sa taong bayan. Marami tayong katanungan. Kung kayo may tanong, hindi ko sinasabing mababasa lahat. Mahirap, medyo mahirap yun. Pero at least, di ba, malay mo, matsambahan. Tanong natin kay Kong Tevez. Matanong niya kay BBM. Well, mga kababayan, dito nga natin makikita ang kalokohan na ginagawa ng Malacanang at ng mga pulpolitiko dahil nga hindi sila nakatakas kay Kong Tevez. Lagi natin tatandaan na hindi naman magsisiwalat si Kong Tevez kung walang nalalaman ito dahil matatandaan natin na nakaupo rin ito sa gobyerno. Kaya alam na alam ang kalakalan ng matataas na opisyalis ng mga protektor ng mga smuggling at hoarders na tila kinakawawa ang farmers sa bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.